Pare ko, kung hindi nyo po nagtatanong dahil hindi naman po kayo interesado at busy din po kayo sa kanya-kanyang buhay na itong inyong abanlingkod ay mahilig din po sa mga Bluetooth speaker. At ang gusto ko po is yung mga maliliit, yung mga mini o yung mga compact na tinatawag. Kaya handy at easy to carry. Kaya namili po tayo ng Bluetooth speaker na X-Dubo Prince 1995. Sa picture pa lamang, ay kitang-kita nyo na unlit niya at kasyang-kasya lamang sa ating kamay. At dito pa lang sa kanyang box ay malalaman na po natin yung kanyang specification. Una po dyan ay siya daw po ay TWS or True Wireless Stereo. So pwede nyo daw pong i-connecto sa isa pang speaker at magkakaroon na rin po kayo ng stereo sounds. So sa kanyang Bluetooth is 5.2 at ang tinatagal ng kanyang baterya ay 20 hours at waterproof by IPX7 itong Bluetooth speaker na to. And then yung kanyang wattage is 12 watts at meron po siyang deep bass. Dito sa likod ay malalaman natin mabuti yung kanyang specification. So yung kanyang model ay Prince 1995. Bluetooth version 5.2, output power 12 watts, frequency response 80Hz to 18kHz, signal to noise ratio is 80 plus minus 2 decibels, battery charge time about 2.5 hours, input power type C 5 volts 1 amps, music playing times up to 20 hours. So nagbabari po yan sa level ng inyong volume. So dimension niya is 96, 85, 53. So yun po yung height, weight at yung kanyang diameter. So millimeter po yan mga pare ko. Kung iniisip nyo na ito po ay made in China, tama po kayo dahil ito po ay assembled sa China. Pero yung nag-design po ng speaker na to ay X-Dubo Incorporated in USA. So ito pa mga pare ko, wag na wag nyo nga kalimutan na nakalagay po dito yung kanyang warning. So do not use any fast charger dahil maaari daw po masira yung baterya na to pag ginamitan nyo po ng fast charger. At ang kailangan nyo lang pong gamitin na charger is hindi lalampas sa 5 volts to 1 amps lang po yung kanyang charging capacity. So yung mga pare ko, kabiling-bili lang po yan. At isa pa po, di porket na ito po ay waterproof, ay pwede nyo na po siyang talagang ilubog ng matagal sa tubig. So hanggat maaari ay iwasan nyo po na ilubog to. So kung sakaling aksidente lang po at hanggang doon na lang po tayo mga pare ko. At ito na mga pare ko, huwag na po natin patagalin at tingnan na po natin yung laman loob nitong ating Bluetooth speaker. Pagbukas nyo ng box, ito agad ang bubungad sa inyo. Yung kanyang cable na Type-C. Ayan o. At yung kanyang user manual. Sa user manual, huwag po kayong matakot dahil ang dami-dami po nakasulat. Kung mapapansin nyo, pare-pareho lang po yan. At iba-iba lang po yung kanyang language. At dito po sa kaunahan, yung kanyang English. So wala po siyang Tagalog, English lang po. So yun lang po, basahin nyo lang po yan at malalaman nyo na po kung paano gamitin itong ating Bluetooth speaker. So ito, kahit hindi nyo na po ito basahin, ay ito pa lamang ay malalaman nyo na. At ito na, yung ating Bluetooth speaker. At unlit nga talaga niya. Oh. At tingnan natin kung katulad din siya nung nasa picture. So yun niya, confirm. Comparison po, para malaman yung tunay na size itong ating Bluetooth speaker, ay ikumpara po natin siya sa isang Century Tuna. So ito po yung ating Century Tuna, kung makikita nyo, ay magkasinlaki po sila. Ang pagkakaiba lang po nila ay yung lapad. So yung mga pare ko yun. At yung kanyang material, unang-una pa lang na napansin natin ay puro goma. So ito ay goma, yung pinaka-gray na to. At itong orange ay goma rin. So ang kanyang pindutan ay goma. Dito sa likod, plastic. At itong sa harap is bakal na mesh. At dito sa likod, kung makikita natin, wow, meron siyang ano to, fast reflex. Pero ang totoo po nito, ito po ang tinatawag natin na passive bus radiator. So hindi lang po sasakyan na may radiator, pati doon po itong Bluetooth speaker ay meron din pong radiator. Passive bus nga lang po siya. At kung makikita nyo sa pinakatap niya, ito po, ito, hindi na po madaling pag-isipan kung ano po to. Dahil sigurado po tayo, ito po yung kanyang on and off button.
plus minus either volume or yung susunod na kanta at syempre yung play at pause button. At dito naman po sa likod, ito po yung ayun, saksakan po syempre ng ating charger. At meron po siya o, meron po siyang panlagay ng memory card na ganito. Ito. So sa paglalagay, ganun po. At makikita nyo, ang hirap niyan pong ilagay kung malalaki po yung inyong daliri. Kaya po kung may hawak na ganito, dahil siya po yung ginagamit ko upang ipitin at siya po yung pansaksak ko at panghugot dahil maliit lang po yung space nitong pinagkakabitan nitong ating SD card. Pero in fairness ha, hindi po siya mukhang mumurahin. Mukha po siyang mamahalin. Eh kaso yung kanya-kanyang tunog ay mukha din kayang mamahalin. Para malaman po natin ay testingin na natin siya. Para po iyon ay ilong press nyo lang po yung power button. So ito po yon. At pag nakalagay po yung kanyang SD card, automatically po ito po ay tutunog. Ayan o. Pindutin nyo lang po isa pa po para po mag-on yung kanyang Bluetooth. So sa Bluetooth naman po is hanapin nyo lang po dito sa inyong cellphone. At makikita nyo po yan, X2 po, Prince. So iko-connect na. Oh, so yun, nakakonnect na pala mga pare ko. Automatic po ito magko-connect pag inon nyo na po yung kanyang Bluetooth. So hanap lang po tayo ng music na walang copyright. Isa pang features ito, once na nakabit na po sa inyong cellphone, ay makikita nyo kung ilan na lang pong baterya ang natitira sa kanya. So ito po ay meron na lang pong 80% charge. Siyempre as usual, pag nakonekta na po itong inyong Bluetooth speaker sa inyong cellphone, ay pwede nyo po ditong kontrolin yung kanyang volume. Ayun o. Narinig niyo po yung kanyang music at dito na po sa kanyang control, kung makikita nyo, ito pong positive. Siyempre, pag pinrest nyo po ito ng matagal, ay magbabago po yung kanyang music. Kumbaga, fast forward po yon. At pag pinrest nyo na po siya ng paisa-isa lang, ito po yung pangdagdag ng volume. So, vice versa naman po sa kabila, pag pinrest nyo po ng matagal, so paurong naman po, reverse naman po yung kanyang music. At pag pinrest nyo po ng paisa-isa, so ito po yung pangbawas nyo po ng tunog. At dito naman po sa kalabila, siyempre yung play button at yung pause button. So nandito na po yung kanyang power on at power off. So i-off na po natin. Marinig po kayong ganun na tunog. So ito na po ang ating review ng ating X-Dubo Prince 1995. At kung mapapansin nyo, so ito po yung kaninang bumabaragbag. So taga nanginginig po itong Bluetooth na to once na gumagalaw na po itong kanyang passive bass radiator. So ito po talaga yung nagpapakreate ng kanyang bass sound. So yung mga pare ko, at hanggang dito lang po yung ating video at ito po yung ating review ng X-Dubo Prince 1995. So abang-abang lang po sa another pang review ng iba pa nating Bluetooth speaker. So paalam sa inyo mga pare ko, paalam.